namin si Mami Dindin. Nag-grocery kami. Tapos, papagawa tayo sa kanya ng vlog para i-compare kung magkano yung grocery niya every week. Kasi dito, nag-grocery kami ng every Sunday. Tapos, magkakasama kami. May kanya-kanya ito, ganito, bag. Magkalisa kami. Kasi dito, hindi uso yung plastic-plastic. Babayaran mo kasi yung mga grocery bags nila. So, ayan. Tag-iisa kami, tapos lalagay namin dito. At maglalakad kami. Para tipid. Tapos, papakita namin sa inyo kung magkano inabot yung grocery namin ngayon. So, ito, $118. Itong $118 na to, ang $118 na to, ang kasama na dyan, yung mga pangluto, katulad ng mga oil, vinegar, pero extra mahal ngayon yung mga to kasi nagpa-plano kami mag-low carb. Kasi kung mapapansin nyo, ay tumaba talaga. Tumaba kami. Kaya kunwari, mag-low carb kami. So, ang mga binili namin ay eto. Dito, guys, ang salmon, sabi nila dito, sa atin kasi ay salmon lang. Ayan, ang salmon dito ay $9. So, bumili kami ng dalawang pack. At ang nasa isang pack, siguro, pag niluluto namin, 1, 2, 3, 4, 5, 7 or 8 pieces. 7 or 8. So, sa Pinas, mahal daw kasi to. Pero dito, kung tatansahin mo, yung mga ganito talagang $9, $10 nagre-range. So, kung iluluto mo siya, isang kainan, apat na kayo, okay na siya, di ba? Mura na din. So, bumili kami ng yan, dalawang pack. Tapos, meron kaming eto naman, tawag natin ay lettuce, dito ay lettuce. So, eto, 3 hearts ang tawag nila dito. Ito yata yung mga ganyan heart. Hindi ko alam kung kaya ito heart ay dahil ito yung gitna ng romaine. Kasi manipis na to eh. Baka binalatan. O, ganyan talaga yan. Basta yan nakalagay. Saan ba yung nakalagay? Sa tatak. Somewhere. Dito. Kasi nga, magda-diet kami. Kaya bumili kami nito. So, gagawin dito. Icha-chop. Ito ay pura lang din naman to. Usually kasi guys, naghahanap kami ng mga sale. Nag-iintay pala ng sale. So, maganda na to. Kasi ang price nito ay price ng isang, yung regular price na, isang lettuce na. So, good buy na to. Hahaluan namin yan ng spinach. Itong spinach naman ay siguro nasa ano to. $3.97. So, yan. Tapos ito, $1.97 each lang naman to. Ang dami na, guys. No? Green onion. Marami kami pinagagamitan ito. Minsan sa sausawan. Pero dahil nga, kunwari magda-diet kami, bawal na yung mga pampagana, siguro ihahalo na lang ito sa mga pang-low carb na ulam. O garnish ng salad. O basta, maraming pagagamitan yan. Tapos, bumili kami ng cucumber. Ito yung English cucumber, seedless, $1.97. Tapos, bumili kami ng tomato. Tomato. Tatlo siya. Pero ito, tinatawag na ito na steak tomato. Meron kasing yung Roma, yung parang sa atin sa Pinas. So, ito naman ay, nung tinimbang, hindi ko alam guys magkano na dyan to. Pero dito mura siya. Ano ba to? $3.43 yung tatlo. Pamain na lang po. Pamain na lang po tomato. Tapos, bumili kami ng celery. Ito naisip ko. Kasi nagustuhan ng mga kawork namin. Yung ginawa namin spring roll. So, nagpapagawa sila. Baka pwedeng ito, yung kalahati, yung mga dahon-dahon na yan, ihalo sa lumpia kung maisipan namin, pero kung walang time, kaya baka makain na din namin to. Pero yung mga stock niyan, gagawin daw namin snack. I-dip daw sa chipotle o kaya sa ranch. Tingnan natin.
So, itong celery ay $2.97. Sobrang mura na niya, guys. Kasi dito, ang minimum wage ay $15.50. So, kung titignan mo, yung mga basic needs mo, kaya mo siyang bilhin ng isang oras lang. Mabubuhay ka na. So, yun yung sinasabi nila sa ano, quality of life. Kasi, syempre, konti lang yung itatrabaho mo para masustain mo yung sarili mo. Anyways, carrots. Ang carrots naman dito, lagi kasi kami ganito bumili kasi itong mga bulk na to, magkakasama na siya sa isang price. Minsan sale siya, minsan naman, pwede kang pumili kung mag-isa ka lang. Pero dahil marami kami at isasabay namin ito sa celery stock kapag nagsasak kami, binili na namin uli siya. Palagi naman kami may ganito kasi nagtatagal din yan ng isang linggo. Pwede yan sa mga Ricardo. Ang carrot ay $3.97. Madami na yun, guys. Madami. As in, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siguro mga 10 carrots na yun. $3.97. Tapos, eto, cabbage. Ang cabbage na to, yung katulad ng sa atin din naman, wala nang pinikaiba yung itsura. Mas, parang mas mabigat lang to. So, ito ay $3.21. Igigisa natin daw yan. At, i-replace sa kanin. Kung magtatagumpay tayo sa ating low carb. Eto, hindi ko alam magkano yung bawang sa atin. Pero itong pack na to, nabibili lang namin siya ng $1.97. Tatlo na yun. Ay, 97 cents pala. 97 cents. So, dalawa yung binili namin. Kaya dito, pag nagluluto kami, dyan kasi hanggat makakatipid, kasi diba tatakbo ka na lang sa tindahan, tapos bili ka ng isa, dalawa, yung ganun. Tapos tipirin mo na yung isang ganun sa kung hanggang saan abutin. Tuloy dito, baliktad, kasi bibili kami palagi. Then, alimbawa, bumukas kami ng ano, ang isang Ricardo namin, gamit kami tatlo. Pag may sumobra, kasi diba minsan, halimbawa yung mga mild yung lulutuin mo, halimbawa yung mash, papait na yon pagka sobra yung garlic nun. So, gagawin, ito prito, gagawa ng garlic, ano, flakes. Garlic flakes. Basta, ang importante sa amin, kung ano yung unang binili, unang gamitin. So, anyways, ito ay 97 cents. Yung dalawa, times 2 na lang. Tapos, next ay, first time namin bumili nitong, ito pala, mahal nag-sale tong ano, nag-sale to. Actually, madalas mag-sale dito, pero hindi dahil expired na. Minsan, papalapit na yung expiration week niya, or baka marami silang stock. Basta palagi, or minsan iniisip ko niyan, baka normal price na to. Baka ang nangyayari lang sa kanila, ay tinataas nila sa isang time frame, tapos ibababa nila para yung mga tao dadagsa ng bill. Pero, eto, nabili namin ng $5 na. Alam ko, nasa $10 na dito. Mga ganun yung pricing nito. Actually, meron pa kami nito doon. Pero since nga, low carb daw kami, hindi na ito yung pa-fry, baka i-boil na lang. Tofu, mahal ito. $2.67 lang ito. So, bumili na kami ng dalawa. Pwede to dun sa kahit ano naman, ihalo mo parang yung ginagaya niya, diba? Inaabsorb niya yung sauce. So, kung ano man yung maisipan namin ulam for the day, pwede extender. Pwede mo i-pork tofu. Ganun. Kasi magaling naman to sila gumawa ng sauces. Eh. Tapos, wheat bread. Magkano ba ang ano sa Pinas ngayon? Mga 80. Pag kinonvert naman kasi itong mga to, pag sinabi kong $2, ganyan, sabihin mo nang ang palitan is 41. So, parang pumapatak na 80, 82. Halimbawa, ito, almost ano na to eh. Ang tofu, kung $2.67, edi meron ka ng 41, 82, plus 70, 120, mga ganun. Basta i-compute nyo na lang, times nyo lang doon. Pero, yun kasi mahal sa Pinas kasi tayo ay hindi naman per hour, di ba? Pero ito, parang saglit na saglit mo lang tayo pagtatrabahuhan dito. Yun talaga yung gustong gusto namin. So, ito wheat. Bumili kami ng wheat bread.
Ang wheat bread ay $2.87. So kahit sabihin mo na 240 pesos to dahil isarado mo na $3, 'di ba? Okay pa rin siya. Kung dito mo pagtatabakuhan. So, yun sinasabi namin na affordable naman talaga. Yung mga iba na nagsasabi na mahal na yung cost of living dito. Kasi, kung titignan mo kasi, baka may mga car sila. Kami naman wala. Walking distance lang sa lahat. So, yung mga dapat in-spend namin doon, na ilalaan pa namin sa mas kailangan namin bagay. Kaya food, electricity, gano'n. Ito ay mayonnaise ng Japanese mayonnaise. No? Japanese mayonnaise. Dahil daw, hindi ko alam ano gagawin nila, pero ito ay mayo sold drug. Mayo sold drug? Ano? $6.97. Medyo mahal siya, pero hindi naman, hindi ito yung parang mayo natin na parang palaman sa tinapay, no? Siguro sa luto nila gagamitin ito. Pero okay, ito yung sinasabi ko na mas extra mahal itong grocery na to. Pero pasok pa rin siya sa pinabudget namin sa kanya na $150 a week. For 4 person na yan. So, yan. Tapos, bumili kami ng mga condiments. Na, ay, hindi, ano, dahon ng laurel sa atin ito, bay leaves. Nakakabili dito ng ganyan. Siguro sa Pinas din, hindi ko lang napapansin. Pero ito, ganito yung binibili namin. Tapos, mahilig na kasi silang magluto. Lagi silang gumagamit nito. Parang binili na nakaraan, kalahati na lang daw. So, hindi ko alam kung anong nangyari. Baka masarap talaga yung ilagay. Kasi masarap naman talaga mga nagiging luto nila. Magkano nga yun? Bailey, $2.27. Ang isa. Ah? Okay, isa-isa pala. Okay, $2.27 ang isa. Next naman, yung mga kasama niya na condiments, ito. Dito kasi meron kaming kalamansi, pero $10 kasi yun. Mahal yun, tsaka maramihan. So, yung iba, naninilaw. Ang binibili namin ito, lime. Ayan, dalawa. Marami din kami gumamit yun kasi diba sa Pinas, malakas din kami magkalamansi. Pang sawsawan, pantimpla ng luto. $1 lang yata yan. $1. Lime juice ang tawag nila. Tapos, ito mahal talaga to sa atin. Actually, dito, mahal din. Sa lahat ng item namin, ito yung mahal na item. Great value na to, ha. Kasi ang mga, parang tawag ba doon, mahal? Mga generic something. Yung mga branded, mahal talaga. Pero ito, $13 to. Itong olive oil na to. Instead na mag coconut oil o kung ano man ang paggagamitan ng oil, tatanggalin na natin yun. Ito na lang daw ang gagamitin natin. Pero syempre, hindi tayo magde-deep fry kasi mahal na. Or kung ayaw naman nila na ganun, ay i-boil na lang talaga ng tulo. Tapos, merong pang-dressing ng salad, balsamic. Balsamic. Ayan, ito ay ang vinegar dito, mura lang naman, nasa $2. Pero itong isang ito ay $4.97. Dressing yan. Actually, dun sa pinag-workan namin, kalimitan ito yung dressing ng mga salad. Tapos, pang-toss siya ng tomato. Tapos, masarap yung halo sa spinach. Tapos, ito. Smoked paprika. May paprika kami, pero sweet yata yun. So, nagpabili sila nito kasi meron din kaming nakita, ni-research namin na magagamitan nito. Ang smoked paprika ay hindi ba natin ito binayaran? Smoked paprika ay libre pala, guys. Hindi pala natin naipunch. Paprika. Ay, hindi. Kasi ang nakalagay dito, seasonings. Oh.
$3.97. Nakalagay seasonings, tas cook spice. So, yung mas mahal, I think ito yun. $4. So, $3.97, $4.47. Okay, Joe. Pang seafood to, guys. Pang seafood siya. Okay. Tapos, ito. Ano yan? Teka muna, mamaya na muna ito. Meron pa yata tayong iba. So, ito. Ito, feminine wash. Yung pH care dyan, Vagisil dito. Magkano ito? Nasa $5. $5 siya. Tapos, eto, eh syempre may cheat day ka. So, minsan gagawa ka ng pancake. Ganun talaga yun, guys. Kasi syempre, bago ka makawala sa isang nakasanayan mo na, merong rehabilitation period na may lapse. So, bago ka mag-lapse sa iba, dito ka na sa nakasanayan mo. Ginagamit nila ito minsan sa coffee nila, okay? Pero ngayon hindi, magba-black coffee na daw sila. Coffee, o kaya minsan pangtimpla ng dessert na matamis na, tatapingsan mo pa to, eh nakalagay na nga, high sugar, yan. Tapos condensed milk. Sweetened. Hindi naman ito masyadong magagamit kasi nga, di ba, maglo-low carb na kami. Pero in case may maisip sila, at least, di ba, ang product na hawak ko, kasi ganun dito, nakakatamad kayang lalabas ka, tapos bibili ka ng pa isa-isa. Kasi nga, hindi naman ito yung parang Pilipinas sa paglabas mo, may tindahan sa kanto. Diba? Kaya, doon na lang tayo sa mga nakasanayan na. So, ang total ng lahat ng yun, ang total ay $118. Ito pa pala, guys, ang nakakatuwa dito, hindi lahat ng item ay may tax. Actually, ang tax dito is 15%. Sabi nila mataas daw yon. Pero yun ay kung bibili ka ng mga item na non-food item. Tsaka, kung food man yan, yung mga hindi mo na kailangan, halimbawa, soft drinks, chicheria, yun lang ang may tax. Pero itong mga to, wala siyang tax. Eto guys, yung mga karni namin, talagang tinataon namin yan na sale. Tinataon talaga namin na sale. Kasi, halimbawa, ito isa na to. Sa Sobeys, nabili namin siya ng $6.71. Yung normal price kasi nito nasa 13 to 15. Depende kasi sa bigat. Pero, malaking bagay na nakaka-sale. Kasi, bumili ka ng 1, 2, 3. Tapos, nakatipid ka na ng 6 times 3. O, hindi may $18 kang na-save, diba? Eh, ito naman mga fini-freeze lang yan. Yun kasi gulay. Talagang dapat fresh. Etong mga to. Etong ground pork. Yeah. Example. Yeah. Bumili kami ng maraming ganito. $4 lang. Ang regular price nito, siguro $7. Ganon. Hindi ko sure. Pero ang kagandahan kasi pag bulto mo siya binili, malaki talaga yung savings. Bumili kami ng 6 or 7 nito. Kaya lang nailuto na yung iba. Andun yung iba sa ilalim. Then yung chicken namin, eto bacon yan. Ah, yung chicken namin, eto. 9 pieces, $6.66 lang. Ang regular price nito, ngayon, pag tumingin ka sa grocery dito, halimbawa sa Walmart, mga $9 to $10. Meron pa kaming isang klaseng nabibili yung tag 12 pieces. Talagang bagsak presyo, almost 50%. So, bumili kami ng maraming ganito. Meron dun sa baba, nagtoto kami, kasi every week, pagka naubos na yung mga ulam, pakita namin to guys. May mga label kasi yan. Nagluluto sila ng ayan. Sisig, sweetened, sour pork, eto mga yellow-yellow na lang yan. Eto na lang yung ulam na natira. Pero nung nakaraan, marami pa yan. Meron pa yung teriyaki, meron pa yung, ano ba yung isa? Yung tinola na creamy. Creamy tinola. Ay, actually, may sisig pa dito guys. Sisig, bacon, hot dog. Ito yung kani salad gumawa sila. Masarap talaga itong kani salad na to. Tapos guys, itong manok na iba, tinoto na namin yung para sa susunod na lutoan nila. Yan. Yan ang, tapos ito, pakita natin na lang to sa kanilang bacon. Ang bacon dito, mga $4, $5. Ito nabili mo ng magkano man? $2. $2 lang. So, ang isang bacon tumatagal sa kanila ng more than a week eh. Dahil makapal to, tapos pinapalaman lang sa tinapay, tapos spring break nila. O, summer break.
Ay, basta break. Break na nila. Kaya hindi nagagalaw. So, ang dami. 1, 2, 3, 4. Marami talaga. And shrimp. Mahal yata ang shrimp sa atin. Dito $9 lang. Raw na to, guys, ha. Pwede mong papakin. Actually, may naitapon akong ganito. Kasi nga, sobrang dami namin pinanimili. At magkakahiwala yung bag namin. Hindi ko na na-monitor na meron palang isang bag na hindi ko natanggalan ang laman yung bulsa niya. Tapos, naamoy na lang namin. So, tinapon na namin kasama yung bag kasi matagal na din naman. Meanwhile, hi, guys! Good morning pa ba ngayon? Ay, hindi, good afternoon na. Mag-aalauna na pala ng hapon. So, yun na nga, guys. Mag-grocery tayo ngayon. Pupunta ako ngayon sa SM Supermarket. Samahan nyo ulit ako para sa ating isa na namang vlog. Kasi yung anak ko sa Canada, yung pangalawa, siya ay nag-grocery dun sa Canada. So, nag-request siya na, Mami, anuhin mo nga yung pag nag-grocery ka, sabi niya, i-compare natin yung ano yung price. Pero syempre, ha, hindi literal na ikukumpara kasi dollar sila eh, tayo peso. Pero, makukumpare niya rin yun doon dahil per hour naman ang sahuran doon. So, malalaman niya rin, makikita niya rin yon kung saan pa rin yung maganda ang benepisyo dito pa o doon. Wala lang. Gusto niya lang gawin yon. So, kaya yan ha, baka ma-misinterpret niya, baka sabihin ng iba. Siyempre, iba doon, iba dito. So, ayan na nga, dating nakagawa na siya nung part niya, so ako naman daw. Kaya, yan ang gagawin natin ngayon. Para malaman natin nga naman kung ano ba talaga ang kaibahan. Siyempre, malaking kaibahan, dollar sila. Pero yung quality at saka yung ano, malalaman niya din yan. So, ikinukumpara lang daw niya. Ikukumpara lang daw niya. So, yun nga guys. Tama naman, hindi ko matutuntutunan itong ano, camera. O, so yun na muna ha. Babalikan ko kayo. 1,000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 
mamimili na ang mami nyo. Mamihimo na ang ating machete. So, ito ang SM Supermarket in Las Marinas City. Tara guys, yung mga presyo ha, papakita ko sa inyo. Pang low carb din natin. Ayan, tapos tayo magpa-punch. Ito na ba yan? Unan ko lang ha. Ayan, yung amount natin. Soon after. Ay, nagtapos na rin tayo mag-grocery.
magla-lunch muna tayo. Tayo sa Barley Fiesta. Si Daddy nasa Ace Hardware na kaya bumibili muna ng ilaw ng Dave. Kundi yung ilaw sa kwarto ni Dave. Tapos, magla-lunch muna kami dito. Uwi na. Empress. Still Lockhart. Itanggalin mo yung ano, sosalo, ibabaw, hindi natin alam kung anong klase yung sosyal. Oo, suka lang, sasawsaw mo sa suka yan. Yan, ang ating kakainin. Mga kalokarbs. Pagkakain natin dito, uwi na tayo. Medyo marami pa nga sikasuin si Mami. So, sa bahay na lang uli. Kasi, ano natin yung mga price, ha? Bye! Uwi na kami! Uwi na! Busog na! Nakapag-lunch na kami ni Daddy. Yan ang aming pinamili. Para sa aming dalawa na lang kasi yan. Kaya hindi na tayo namimili ng ganun kararami. Sa inyo yung mga presyo doon. So, ito natin yung pinamili. Ano to? Chicken. Ayan. 736. Ayan. Tapos, bumili tayo nito. Ito. 705.60. And then, Thai part. Ayan ang Thai part. Hindi ko alam kung 242.40. Hindi ko alam kung 1 kilo ata ito. Ito, more than 1 kilos. 309.18. Ayan o. Tapos meron tayong dalawang pata na binili. Eto, 743. Eto kasi yung ating gagawing collagen. Pakukuluan natin yan. Pata talaga yan, guys, ha. Yung talagang, ano. Ayan. Tapos itong isa. Dito lang muna tayo sa mga carne, guys, ha. Anak pala. Request pala to ng anak kung gusto daw niyang mag- compare eh. Pero gaya nga na sinabi ko, hindi tayo magkukumpara na kung sino yung mas mura ha, kasi nga ay dollars sila doon. Pero ang bottom line kasi doon, mas mura pa yung food nila kahit dollars sila per oras. Ito, yung liver natin kalahating kilo, 118.87 yan. Kalahati lang binili natin kasi hindi naman ako nagkakakain yan. Si machete lang. Tapos bumili tayo ng beef tenderloin. 543. So, ibig sabihin isang kilo to. 1 kilo. Tapos, bumili tayo ng ito, yung fish na ano ni Daddy. Itong fish na cream dory. Gusto ko sana sa ano eh, kaso si ate hindi iniwan yung ano niya eh, yung kanyang card. Ayan, cream dory. Nagustuhan niya ata ito kasi pag nakain kami sa Duki, cream dory yung nandun eh. Tapos ito, isang presyo na lang naman ito eh. Ikano ba ito? Pero ano to eh, yung pwede na sa amin ng bacon, pero dapat yung bacon na ganito, hindi process. Yung kami, ako ang magluluto. So tatlong ganyan yan. Pwede din itong sabawan eh, parang
parang ano siya, yung, ano ba yun, di, yung soup na inaano natin. 222.75 yung isang ganito. Half kilo ata ito, half. So, ayan, tatlong half kilos yung binili ko. Tapos ito, syempre, giniling. Ipagnya muna natin. Ta, anim na tigwa 1/4 na giniling. So, 3 kilos to, kung tigwa 1/4, no? Ito price niya. Sa 3 kilos. Bakit ganun? 3 kilos? 413.60 lang? Paano nangyari yun? Anim na 1/4 pala ito. 2 kilo lang pala ito, guys. So, ayan ang 2 kilo. 1.5. Ah, 1.5 nga lang pala kasi 6 na 1/4 eh. Kasi nauumay na ako sa egg eh, kaya hahaluan ko siya. Yan, oh. Ang 1.5 ay 413.60. So, ayan lang muna. Ayan yung pinamili natin. Yan yung presyo ng pinamili ko. Pero yung actual price niyan, nandoon sa ano yung pinakita ko kanina sa video. Tapos yung iba, mga vegetable na pang low carb, tsaka yung konting grocery ko. Kinapakita guys ha, kasi kailangan ko na ito mailagay sa rep eh. Kumain pa kasi kami, nagdi-depress na. So hanggang dyan na lang muna guys. Till the next video. Bye!